はい、こんばんはい、こは。んばんは。はい、こんばんは。Okay. Sige, so habang wala pa yung iba, so mag-review tayo ng vocabulary, no? Reviewin natin yung vocabulary ng lesson 1, 2, 7. Okay, kumuha ng papel. Okay, number one. To see, to watch, or to look. All right, next, number two, to buy. Sambang, number three, airplane. Hi, number four, bicycle. Next, on foot. And number six, this morning. Hai, cugi. Nana bang. Finish. Number eight, shoes. Number nine, business card.
Number 10. Company employee. Company employee. Okay, test 2. Ima, nanji desu ka? Ima, nanji desu ka? Niban, kyō wa nangatsu nannichi desu ka? Kyō wa nangatsu nannichi desu ka? Okay, 3 番。今日は火曜日ですか？今日は火曜日ですか？Okay, 4番 Number 4今朝何時に起きましたか？今朝何時に起きましたか？はい、5番。今日何をしましたか？今日は何をしましたか？はい、6番。今日会社へ行きましたか？今日会社へ行きましたか？はい。Okay, next. 今日は、それとの他にない、今日は会社へ行きました？今日は会社へ行きましたか？ The next question と、今日は会社へなんで行きましたか？今日は会社へなんで行きましたか？はい、next 8番。
朝ごはんは何を食べましたか？朝ごはんは何を食べましたか？9番。今日は何時から何時まで働きましたか？今日は何時から何時まで働きましたか？Last question, number 10.昨日どこに行きましたか？昨日どこへ行きましたか？Okay, sagutan natin. Okay, yung to watch, to see, is mimasu. Number two, to buy, kaimasu. Number three, airplane, hikoki. Number four, bicycle, jitensha. Number five, on foot, aruite. Number six, this morning, kesa. Eight, shoes, seven pala seven, to finish, owarimasu. Eight, kutsu. Shoes, no? Number nine, business card. Meishi. And number 10, company employee is Kaishain. Kaishain. Hi. Next, let's do. Ima, nanji desu ka? Sinong gustong sumagot? Sa number one, Ima, nanji desu ka? Ako po, sir. Hi, Amorfina-san. Hi. What time is it now? Hi. Ima, nanji desu ka? Anong oras na? What time is it? What is the time now? What is the time now? Ima, nanji desu ka? What time is it now? What time is it now po? Pakisagot yung tanong na yun. Ima, nanji desu ka? Seven. Ayun kanina, seven.
Nanji? Nanaji? Seven, 7 o'clock. Ima, Shichiji, Yunanafun. Ima, Shichiji, Yunanafun. Yes. Ima, Shichiji, Yunanafun. So, yung Shichiji is 7 o'clock. Then, so ngayon, 17 is Yunanafun, no? Junana pun. Kanina naman 77 CCG Nana Fundes. CCG. So, nangatsu nanichi desu ka? Kyō wa nangatsu nanichi desu ka? Anyone? Gustong sumugas sa number 2? Kyō wa nangatsu nanichi desu ka? Brian san, Cheryl san, Roderick san. Hi sensei. Kyō wa nangatsu nanichi desu ka? 6月初夏。6月初夏 です。6月初夏 です。はい、3番。今日は火曜日ですか？今日は火曜日ですか？月曜日です。いいえ。いいえ。月曜日です。いいえ。月曜日。今日は火曜日ですか？いいえ。月曜日です。おいいえ。火曜日がありません。月曜日です。はい、4番、ナンバー2、ナンバー4。今朝、何時に起きましたか？今朝何時に起きましたか？Wala. So, anong oras ka raw gumising kaninang umaga? Kesa, 何時に起きましたか？はい、ブライアンさん。はい、8時に起きました。OK, very good. 8時に起きました。So, kailangan yung particle niyo, 8時に起きました。はい、very good. はい、5番。今日は何をしましたか？今日は何をしましたか？今日は何をしましたか？はい、皆さん。今日は何をしましたか？ano raw ang ginawa niyo today? Or what did you do today?皆さん。So, paano natin sasagutin yan? Kyo wa? Sensei, kyo wa terebi o mimashita? Okay, very good. Kyo wa terebi o mimashita. No? Nanood ng TV, no? Terebi o mimashita.Pwede rin yung hataraki mashita. Hataraki mashita.
はい。6番。今日は、会社へ行きましたか？今日、会社へ行きましたか？Are you going to work? Work? Nagtrabaho ba? Kyo wa kaisha e ikimashita ka? Kaisha. Kaisha e ikimashita ka? Sensei, try lang. Iye. Iye, kaisha e ikimashen deshita. Okay, very good. So, kung di siya pumunta, iye, kaisha e ikimasen deshita. Kung pumunta, hai, kaisha e ikimashita. Nanabang, kyo wa nande kaisha e ikimashita ka? Kyo wa kaisha e nande ikimashita ka? O, yung question na nande, natatanda niyo ba? How did you go or what did you use to go to work? Ay, pwede. Oh. Ano yung paano natin sasagutin? Kaisha e? Kaisha e. Kuruma de kimashita. Ay, kuruma de kimashita. Kuruma de kimashita. Ay. 8番。朝ごはんは何を食べましたか？朝ごはんは何を食べましたか？朝ごはん、パンと卵と食べました。はい、パンと卵を。So, 1と、tapos 1 particle を。パンと、yung to is an or a 卵を食べました。Aha, okay, thank you. パンと卵を食べました。はい、9番。今日は何時から何時まで働きましたか？今日は何時から何時まで働きましたか？はい、皆さん。今日は何時から何時まで働きましたか？Anong oras kayo nag-start at natapos mag-work today? Nanji kara, nanji made hatarakimashita ka? Okay, so sagutin natin na. So, kyo wa 8 ji kara 5 ji made 働きました。8時から5時まで働きました。はい、10番、ナンバー10。先生、すみません。はい。Pagka po, ganun yung pattern から何時から何時まで、hindi na siya ginagamitan ng particle ni before nung verb. So this, hindi na siya ginagamitan ng particle ni. So yung kara made, wala tayong ilalagay na particle ni. So yun na yun, tapos yung made. Okay po, sensei. Okay, 10 番. Kino, doko e ikimashita ka? Kino,
どこへ行きましたか？ Try lang sensei. Oh, 私は昨日デパートへ行きました。はい、昨日デパートへ行きました。Kung walang pinuntahan? Kung walang pinuntahan? Doko mo ikimasen. Okay, doko mo ikimasen. Ikimasen deshita. Ikimasen deshita. Hai. Kino, doko mo ikimasen deshita. Hai. Okay, so ngayon, lesson 8 na tayo. Na? Ang pag-aaralan natin ay adjectives. So, lahat naman tayo familiar sa adjective, ano? Okay. So, basahin lang natin yung vocabulary, tapos punta na tayo sa grammar. Okay, basahin natin. Okay, handsome, handsome. Kirei, beautiful or clean. Shizuka, quiet. Nigiyaka, lively. Yumei, famous. Shinsetsu, kind. Genki, healthy, sound, cheerful. Hima, free. Benri, convenient. Suteki, fine, nice, wonderful. Oki, big or large. Chisai, small or little. Atarashi, new. Furui, old. E, good. Warui, bad. Atsui, hot. Samui, cold. Chumetai, cold. Dalawa yung ano natin, no? Yung cold. Yung isa samui, yung isa chumetai. Ang samui is yung nararamdaman natin, yung giniginaw tayo. Samui yon. Ang chumetai, yung paghinawakan mo yung isang bagay, malamig. No? Kaya siya referring to touch, no? Lahat ng hinawakan mong malamig, yon ay chumetai. No? Yung tubig na malamig, hinawakan mo, chumetai yon. No? Chumetai. Pero yung pakiramdam mo na giniginaw ka, yun ay samui, malamig. Hai, musukashi, difficult. Yasashi, easy. Takai, expensive. Tall, high. Yasui, inexpensive. Hikui, low. Interesting, omoshiroi. Oishi, delicious. Bisi, isugashi. Tanoshi, enjoyable. Shiroi, white. Kuroi, black. Akai, red. Aoi, blue. Sakura, cherry blossom. Yama, mountain. Machi, town or city. Tabemono, food. Kuruma, car or vehicle. Tokoro, place. Ryo, dormitory. Benkyo, study. Seikatsu, life. Shigoto, work. Do, how. Donna, what kind of. Dore, which one. Of three or more. Totemo, very. Amari, not so, used with negatives. Soshite, and. Used to connect sentences. Ga, but. O genki desu ka? How are you? So desu ne. Well, let me see. Nihon no seikatsu ni narimashita ka? Have you got used to the life in Japan? Mo ippai ikaga desu ka? Won't you have another cup of coffee, mo ippai ikaga desu ka? So, won't you have another cup of coffee? Iie, kekkou desu. No, thank you. Mo desu ne. It's already. Soro soro shichirei shimasu. It's almost time to leave now. Mata irashatte kudasai. Please come again. Fuji-san, Mount Fuji.
So the highest mountain in Japan. Biwako, Lake Biwa, the biggest lake in Japan. Shanghai, Shanghai. Shichinin no Samurai, the seven samurai. Then Kinkakuji. Kinkakuji. So ito ay temple, no? Okay, so ang pag-aaralan natin ay adjective. So basahin muna natin. Adjectives are used as, so meron tayong dalawang pinagagamitan ng adjective. Predicates and noun modifiers. They inflect and are divided into two groups, e-adjectives and na-adjectives according to the inflection. Okay. So minasang meron tayong dalawang adjective. Yung tinatawag na e-adjective, e-adjective at na adjective. So ito 'yun, no. Tingnan natin. Yan. So kung makikita natin, yung na adjective. Yan. So ang dulo niya puro na, no. Nilagay niya puro na. Ang i-adjective naman, kung mapapansin niyo, puro i talaga yung dulo niya. Yan. So makikita natin na puro e yung dulo, di ba? So kaya siya tinawag na e-adjective. Okay? Puro e ang dulo. Ngayon, sa na-adjective, meron ding e ang dulo. Kagaya nitong kirei and you may. So ang gagawin natin, kailangan na lang nating i-memorize yan, no? Na ang kirei, bagamat i ang dulo niya, pero kabilang siya sa na-adjective. Ganon din ang you may. No? Kasi baka pag nakita natin na you may, i. No? I. So, isipin natin na ito ay kabilang sa i-adjective. So, kailangan natin tandaan na ang kirei at you may ay kabilang sa na-adjective. Hindi siya kabilang sa i-adjective. So, madali naman tandaan. Kagaya ng handsome mo, no? So hindi naman siya nagtatapos sa i, kaya na-adjective 'yan. So ganun din ang Shizuka, no? Hindi siya nagtatapos sa i. So 'yan ay lahat kabilang sa na-adjective. No, except na lang dun sa you may and kirei, nagtatapos siya sa i, no? I rin ang dulo niya pero na-adjective siya. Okay, so yung kailangan natin. Sensei, yung healthy at saka yung fine. Healthy and fine. Yung Genki. Genki. Di ba healthy yun? Saan na ba yung Genki? Ah, ito. Genki. Kabilang siya sa na adjective. Yeah. Same. Kasama siya sa ni Kirei at saka ni Yumei. So this. Kasama siya ni Kirei at hindi mo na adjective. Hi, thank you, Sensei. Okay, so alam na natin, no, yung dalawang group ng ano nung adjective, yung na adjective at yung i adjective. So ngayon, gagawa tayo ng sentence, no, gamit ang i adjective at na adjective. So una, sinasabi natin na ang adjective ay ginagamit as predicate. No, as predicate. So, example. Sige natin yung example. Yan o. So, kaya dito sa example, si Wato Sensei, yung subject, no? Subject. Then, sinasabi niya na si Wato Sensei ay Shinsetsu desu. Okay, so ganito yung pattern niya. Yung subject o yung gusto natin na i-define, no? Then yung adjective after siya ng wa, then desu. O yan lang yung pattern na susundin natin. Yung subject or topic, wa, adjective, desu.
Example, yung Mount Fuji. Mount in Japanese is sang, no? So Fuji-san, Mount Fuji. Yung Mount Apo is Apo-san. Okay, so sang siya na nasa after siya nung name nung mountain. Apo-san, Fuji-san. Okay. Fuji-san wa. Okay, so ang topic natin ay Mount Fuji. Then ang adjective, so after ng wa, Fuji-san wa takai desu. Okay, so ganyan lang siya. Fuji-san wa takai desu. Or the Mount Fuji is high, no? High. Next. So, ang takai ay kabilang sa i-adjective. Kabilang siya sa i-adjective. Next. Karina-san wa. Karina-san wa kirei desu. Kirei desu. Okay? Karina-san wa kirei desu. Ang kirei is beautiful at kabilang ito sa na-adjective. No? So, sa positive sentence, walang pinag-iba ang i-adjective at ang na-adjective. Pareho lang sila na des ang dulo. No? So, Fuji-san wa takai desu. So, ito lang gagamitin natin pattern. No? Affirmative sentence yan. Ha? Affirmative sentence. Okay, positive sentence. So, pareho lang ang gagamitin nating pattern sa i-adjective at sa na-adjective. Fuji-san wa takai desu. Karina-san wa kirei desu. Okay, ano pang example? Kunyari si ano, no? Ano kata wa, or tomodachi wa shinsetsu desu. Tomodachi wa shinsetsu desu. So my friend is kind, no? My friend is kind. So ang kind, yung shinsetsu ay kabilang sa na-adjective. Okay, next. Nike no kaban wa Nike no kaban wa ii desu, no? Nike no kaban wa ii desu. Okay, the Nike bag is good, no? The Nike bag is good. So yung ginamit kong adjective, yung kanina yung shinsetsu na adjective, ngayon naman yung i kabilang sa i adjective. Okay, minasang, gawa nga kayo ng sentence gamit ang pattern na to. Subject wa adjective des. So check mo yung vocabulary natin dun sa lesson 8 para makagawa o makapag-construct kayo ng sentence. Subject wa adjective desu. So, yun lang yung susundan nating pattern. Ito yung mga vocabulary. Naintindihan? Sensei, pwede mo try. Yeah, dozo. Cheryl sa Tamago wa oishii desu. Very good. No? Tamago wa oishii desu. So, subject wa adjective desu. Good. Next. Meron pa? And dami-daming ano, vocabulary, no? Sensei, kuruma wa kuroi desu. Okay, kuruma wa kuroi desu. Very good. Kuruma wa kuroi desu. Yung kuroi kabilang sa i-adjective. Yung kanina, yung oishi, i-adjective din yun. Now, next. O, try nyo naman yung na-adjective.
Watashi wa genki desu, no? I'm healthy. Watashi wa genki desu. And another meaning ng genki is energetic. Energetic, genki, masigla. Ano pa? Hima, free. Ay, dozo, pencil-san. Watashi no heya wa shizuka desu. Okay, watashi no heya wa shizuka desu. My room is quiet, no? Watashi no heya wa shizuka desu. Or pwede rin yung sa hima, free. Watashi wa ashita hima desu. I'm free tomorrow. Watashi wa ashita hima desu. Okay, famous. Try nyo yung famous. Gawa kayo ng sentence gamit ang famous or you may. Okay, Stephen Curry wa yume desu, no? Stephen Curry wa yume desu. So okay na ba tayo doon sa ating ano pattern? Subject wa adjective desu. Okay na tayo no sa affirmative sentence. So, punta tayo sa negative sentence naman. So, tanda natin na kapag affirmative sentence, pareho lang yung pattern na gagamitin natin sa i-adjective at sa na-adjective. Kasi dito sa negative sentence, magkaiba sila ng pattern. Okay? Magkaiba ng pattern si i-adjective at na-adjective. Okay, unahin natin ang na-adjective. So, focus muna kayo na adjective, no? So, same pattern. Subject, wa. Then, adjective. Na adjective, ha? Na adjective. Okay. Na adjective. Then, ang dulo natin ay ja arimasen. Same lang, no? Parang lesson 1 lang. Ja arimasen. Okay. Example. Example. So, Philippine wa. So, gagamitin kong vocabulary ay Shizuka. Quiet. Shizuka. Ito pala yung zoo, no? Shizuka. Ja arimasen. Philippine wa shizuka ja arimasen. Or the Philippines is not quiet. Okay. So negative yung sentence natin ha. Ja arimasen. Not. Hindi. No? Hindi quiet. No? Philippine wa shizuka ja arimasen. Okay? Not quiet. Ano pa? Ano pa yung mga i-adjective natin? Okay. Yung hima. No? Hima. Okay. Watashi wa. Okay. Watashi wa. Ashita. Hima. So, hima is free. Oh, so, I'm not free tomorrow. Ja arimasen. So, watashi wa ashita hima ja arimasen. Okay, so ito yung pattern natin sa negative sentence ng na-adjective. Okay, so punta tayo sa i-adjective. Okay, i-adjective naman tayo. So, yung pattern, subject wa, then i-adjective tayo. Okay, i-adjective.
Ngayon, Minasang, yung i-adjective sa dulo, no, di ba may, ang dulo ng i-adjective natin, puro i. No, puro i yun. Tanggalin nyo yung i na yun. No, tatanggalin yung i na yun, tapos papalitan natin ng kunay des. Okay, kunay des. So, yan yung pattern natin, ha. Negative yan ng i-adjective. Yung kanina, pinag-aralan natin yung subject wa na-adjective ja arimasen, yun yung negative ng na-adjective ja arimasen. Kapag i-adjective naman, ang negative niya, kunai des, no? Kunai des. Example. Philippine wa Samui. Samui, yung cold, di ba? Samui. Samui yan, di ba? Samui. Ngayon, sabi ko, tatanggalin natin yung ina yan. Tapos, papalitan natin ng kunay des. So, magiging samu kunay des. Philippine wa samu kunay des. So, ibig sabihin nito is not cold. Not cold. Philippine wa samu kunai desu. Philippine wa samu kunai desu. Okay. Yung i, paano natin ito gagawing negative? Itong i na to. Minasang, try nyo nga. Paano natin gagawing negative yan? Walang gusto mag-try? Okay, so yung E, tandaan natin, special ano. So i-take note natin itong E. Kasi kung susundan lang natin itong pattern na to, halimbawa sabi natin, ine-negative natin itong E. So, ang tinuro ko kanina, tatanggalin mo yung E, tapos papalitan mo ng kunay. Des. So magiging E kunay des, no? Mali yan, no? Ang tamang sagot ay, magkatabi yung E tapos yung yoi, no? So kapag positive sentence na gagamitin natin yung E na vocabulary, no? Kapag positive sentence, yung E ang gagamitin natin. Pero kapag negative, gagamitin natin sa negative sentence yung i, ito ang gagamitin natin itong yoi. Okay? So, co-conjugate natin yan, tatanggalin natin yung i, papalitan natin ng kunai des. So, ang magiging negative nung i is yokunai des, hindi ikunai. No? Mamamali tayo kapag ang sentence natin is ikunai des. Tato e ba ne? Nato iba. Example. Example lang naman. Kono hotchikisu wa kono hotchikisu wa hotchikisu is stapler, no? Kono hotchikisu wa i desu, no? Kono hotchikisu wa i desu. Or this stapler is good. So ngayon kung gagamitin ko naman siya sa negative sentence, or this stapler is not good, kono hotchikisu wa yokunai desu. Kono hotchikisu wa yokunai desu. So, hindi yung ikunai ang gagamitin ko, kundi yokunai desu. Right? Tandaan natin yun. Take note natin. Ha? Kapag i, hindi siya ikunai, kundi yokunai. So, minasang, may tanong ba dun sa negative form ng i-adjective at na-adjective? Naiintindihan ba yung pinag-aralan natin? May tanong, clarification? Okay. Tanong lang po. Parang lang po sa i po yun. Paano po halimbawa kung kawai? Kawai? Or kawai? Apo. Ang kawai, yung cute, diba? Kabilang pa rin yan sa i-adjective. So, magiging kawaii kunai. Kawaii.
Kumay, kunay. So, isang ilan po, sir, yung papalitan? Ilan. Okay. Oh, yung ilang ang tatanggalin siya. Kawai, kunay. Ah, sige. Thank you po. Hi. Sensei, confirm ko lang. So, if it's na adjective, ja arimaset. Tapos, ka-i adjective, magiging kunay ang magiging negative ano niya. Parang, kunyari, this borupen is kono borupen wa yasu kunai des. Very good. Pwede ba yun? Tama po ba yun? Cheap, no? Yes. Hindi siya cheap. Kunai des. Hindi siya cheap. Ibig sabihin, takay, expensive. Okay. Thank you. Borupen thank you. Kono borupen wa yasu kunai des. Kono borupen wa yasu kunai des. Ibig sabihin, hindi to cheap. To ay mamahalin. Kono borupen wa takay des. Okay? So, next. Okay, sige. Gamitin nga natin sa sentence itong atarashi. Okay, atarashi. Minasan. Sa negative sentence, gagamitin natin yung atarashi, ine-negative natin. Ano bang negative ng atarashi? Atarashi kunai. Okay, atarashi kunai. Okay, gawa natin ang sentence yan. Kono kaban wa atarashi kunai desu. Okay, very good. Kono kaban wa atarashi kunai desu. Or, watashi no kaban wa atarashi kunai desu. Yeah. My bag is not new. No? Watashi no kaban wa atarashi kunai desu. Okay, next, yung oki. Ano bang negative form ng oki? Big. Murphy na sang? Imas ka? Okay, anong negative form ng oki or big? Okay. Chisai. Ah, ano ang tawag naman dyan? Opposite word. No? Opposite word naman yun. Halimbawa, oki chisai. Opposite word. So, kailangan makabisado rin natin yun, ano? Yun yung madaling way ng pagsasaulo ng adjective. Ang kakabisado rin natin yung off, yung magka-opposite. Ano ba? Big, small, not small. Good, bad. Ganun yung madaling pagsasaulo, vocabulary ng adjective. Yung dalawang yun, yung magka-opposite. Yung kakabisado rin natin. Okay. Opposite ano naman yun? Opposite word naman yun yung sinabi mo ano Amerfina Samson. Hi. Paano natin siya gagawin negative form? Okay. So i-adjective ine-negative natin. Tanggalin yung i, papalitan na Ryan Chang. Hi. Negative po nung oki. Hi. Oki kunai. Oki kunai. So, tatanggalin natin yung i sa dulo, papalitan ng kunai. Oki kunai. Oki kunai. Bago tayo ng sentence, Nihon Nihon wa kunai. Japan is not cheap. Okay. Nihon wa kunai desu. Okay, so tapos na tayo sa positive sentence ng i-adjective at na adjective. Then tapos na rin tayo sa negative form or negative sentence ng i-adjective at na adjective. Ngayon naman, pag-aralan natin yung isang gamit
ng adjective. Kasi nga, di ba, dalawa yung gamit ng adjective. Yung una, yung as predicate. No? As predicate, yung pinang-describe natin sa noun or sa subject. No? Ngayon naman, minomodify niya yung noun. Minomodify niya yung noun. Example, Akai Kutsu. Okay? So, ito yung noun. No? Minomodify niya yung noun. So, Takai Kutsu. Or expensive. Expensive shoes. Okay, expensive shoes. Okay, so, ang takay, no? Pag gagamitin natin siyang, pag mag-modify tayo ng noun, gamit ang e-adjective, wala tayong particle na ilalagay, no? So numama, no? As is lang, takay kutsu. Ganun lang siya, takay kutsu. Pero kapag na-adjective, ang gagamitin natin na pang-modify sa noun, example, no? Kutsu. So yung kutsu pa rin ang i-modify natin. Ang gagamitin natin yung kirei, beautiful. No? Ang kirei ay kabilang sa na-adjective. So dahil kabilang siya sa na-adjective, maglalagay tayo ng na particle. Ibig sabihin yan, beautiful shoes. No? Kirei na kutsu. Kirei na kutsu. Pwede rin napalitan natin ito, no? Flower. Palitan natin ng flower. Kirei na hana. Beautiful flower. No? Kirei na hana. So, ito yung minodify natin. Hana. Then, ito naman yung kutsu. So, ito ay hindi pa yan sentence. No? Ano pa lang yan? Parang praise pa lang siya. Praise. Hindi pa siya sentence. Hindi pa siya complete sentence. Expensive shoes. Beautiful flower. Okay? So, paano natin siya magagamit sa sentence? So, subject, or yung topic natin, then adjective, so, pwedeng i-adjective yan, pwede ring na adjective. Then noun, this. Okay, so yan yung pattern. Ha? Kung gusto natin na yung modification. Okay, so imo-modify natin yan now. Example, Fuji-san. Okay? Fuji-san wa. So ganito lang ako mag-ano no, mag-modify ng adjective. So ang Mount Fuji ay isang mountain. Ang mountain in Japanese is yama. Ganyan lang ako mag-modify ng ano. Fuji-san wa yama desu. Mount Fuji is yama. Tapos lalagyan ko lang ng adjective dito. So kung na-adjective, ang ilalagay ko dyan ay kirei na yama desu. Fuji-san wa kirei na yama desu. Naglagay ako ng na kasi kirei ang ginamit kong adjective. No? Na-adjective ang ginamit ko. Kaya naglagay ako ng na. Ngayon naman, kung i-adjective ang gagamitin ko, Fuji-san wa takai yama desu. Takai yama desu. Or in Japanese, the Mount Fuji is a high mountain. The Mount Fuji is a high mountain. So naglagay tayo ng mountain dito sa dulo. Okay? So, ang Mount Fuji is a mountain. No, ganyan lang. No? Yung noun sa dulo, parang ano lang siya. Proper noun. And, ano ba yun? Proper noun, common noun. No? Parang sa English, gano'n. No? Yung common noun, ito. No? Tapos yung proper noun, yung specific na name. For example, mountain. Then, magbigay ka ng specific na name ng mountain. So, yung specific name, yun ang ilagay mo sa subject. Okay. Ano pa? Dog. Diba? Dog. O, common noun. Then, magbigay ka ng specific na name ng dog. Yun ang sa subject natin. For example, si bulldog. No? Bulldog. O, si bulldog yung pag-uusapan natin.
Si Bulldog ay isang malaking aso. Bulldog wa oki inu desu, no? Bulldog wa oki inu desu. Nakuha ba yung pattern natin? Naiintindihan ba yung pinag-aaralan natin, minasan? Okay nga, gumawa kayo ng sentence gamit tong pattern na ito, minasan. Yung pinag-aaralan natin. O, magbigay pa ako ng isang example. Sakura, no? Specific name ng flower, no? Sakura. So, flower is hana. Sakura wa kirei na hana desu. Sakura wa kirei na hana desu. Oh, next. Stephen Curry. So Stephen Curry is a person. Person in Japanese is hito. No? Hito, person. Stephen Curry wa yumei na hito desu. Stephen Curry wa yumei is na adjective kaya maglalagay ko ng na. Yumei na hito desu. Okay, kayo naman gumawa ng sentence gamit tong pattern natin, subject wa adjective noun desu. So ito yung vocabulary natin. Bang gusto mag-try? Ako sensei, try lang po. Criselle Sandoso? Spider-Man wa ega omoshiroi de. Ay, omoshiroi ega desu. Okay, very good. Spider-Man wa omoshiroi ega desu. No? Spider-Man is interesting na movie. Okay, interesting na movie. Okay, good. Okay, gawa pa kayo ng sentence. Practice natin yung pattern na natututunan natin. Ligiya ka, lively. Ayan, no? Lively. Quiet, no? Ano pa? Shinsetsu. Okay. O, pwede rin. Okay, chisai. Samui. Ayan, magamit niya. Samui. Isugashi. Ako ha, gagawa ko ng sentence, no? So gamit, unahin ko dun sa handsome, no? Piolo Pascual wa handsome na hito desu, no? O, Piolo Pascual wa handsome na hito desu. Kirei. Nihon wa kirei na kuni desu. Kuni is country. So, ang Japan is country. So, kuni yung sa dulo ko, yung noun ko, dulo. Yung noun ko sa dulo is kuni. So, Nihon wa kirei na kuni desu. No? Common noun yung country. Then, magbigay tayo ng specific na country, Japan. So, Nihon wa kirei na kuni desu. Next, Shizuka. Quiet. So, pwedeng lugar, person, no? Pwedeng lugar, place. Ang place in Japanese is Tokoro. Tokoro. Example, ano bang quiet place? Ano bang tahimik na lugar? Library. No? Library. Toshokan wa Shizuka na Tokoro desu. Toshokan wa, ang library ay isang
tahimik na lugar. Toshokan wa shizuka na tokoro desu. Next, pwede rin sa tao gamitin yung shizuka. Example, watashi no tomodachi wa shizuka na hito desu. Watashi no tomodachi wa shizuka na hito desu. Okay, my friend is a quiet person. Next, genki or energetic. Kodomo wa kodomo wa genki na, pwede rin gamitin na kodomo, no? Genki na kodomo desu, no? Genki na kodomo desu. Next, masiglang bata. Ganun, no? Genki na kodomo. Hima. Hima. Free. Hima na hi. No? Hima na hi. Hi is day. No? Hima na hi. Doyobi wa hima na hi desu. Doyobi wa hima na hi desu. So, Saturday ay libreng araw. Okay? Hima na hi. Next, big, oki. So, marami namang big, no? Magaya ng mowa, no? Mowa wa oki moru desu. So, dahil i-adjective na ng oki, hindi na ako gagamit ng na. Mowa wa oki moru desu. Ang Mall of Asia is a big mall, no? Mowa wa oki moru desu. Next, chisai or small. Maliit na animal. Ano bang maliit na animal? Tarsier? Okay. Tarsier wa chisai dobutsu desu. Dobutsu is animal. Chisai dobutsu desu. Okay, okay, small fruits, no? Ano ba yung fruits? Kudamono, no? Kudamono. Kudamono is fruits. Cherry wa chisai kudamono desu. Cherry wa chisai kudamono desu. Okay, so ganun lang yung paggamit ng adjective, no? As modifier, no? Minomodify natin yung noun. Sensei, so may tanong ba doon sa pinag-aralan natin? Hi, Sensei, pwede rin yung Nihongo wa muzukashi desu? Nihongo wa muzukashi desu. So, tama yun. Pero, yun yung ano lang, yung basic na pattern, natin kanina. Ah. Nihongo wa muzukashi desu, yung ano lang yun, yung pattern natin kanina na subject wa adjective desu. No? Yung ngayon naman na pinag-aaralan natin, subject wa adjective noun desu. Okay. So mayroon tayong noun dito sa dulo. Itong noun na to, ito yung common noun. Ano ba ako? Muzukashi genko. Muzukashi? Genko desu. Genko desu. Genko is nani? Language. So, muzukashi genko desu. So, Nihongo wa muzukashi genko desu. Nihongo wa muzukashi genko desu. Wakarimasta. Okay na tayo dito? Okay na tayo? So, naiintindihan na natin, no? Ito'y tatanda natin itong dalawang pattern na to. Dito sa lesson 8. Yung isa, simpleng ano lang siya, subject, adjective, des. Ito naman, subject, adjective, noun, des. Ay, yan yung pattern natin. Ngayon, alam natin, i-negative to, di ba? Itong pattern na to, alam natin ang negative niyan. Kapag i-adjective, kunai desu. Kapag na-adjective, ja arimasen. Diba? Itong pattern na to. Ngayon naman, itong pattern na to, always ja arimasen lang ang negative niyan. Kasi bakit? Noun yung dulo niya eh. Okay, noun.
ang noun, yung pinag-aralan natin sa lesson 1, lahat yung noun. Diba? Pag ninegative natin yung gakusei ja arimasen, kiripin jin ja arimasen, nihon jin ja arimasen. Diba? Puro ja arimasen. Kasi noun siya, yung pinag-aralan natin sa lesson 1. So ito, noun din, kaya puro ja arimasen lang ang dulo nito. Okay, example. Gawa muna ako ng sentence itong unang pattern natin ito. Na? Ito muna gagawa ko ng sentence. Okay, example na. Nihon wa nihon wa is ano ba? Negative. So, negative tayo, no? Okay, oki kunai desu. So, big. No? Nihon wa oki kunai desu. Yan. So, yung oki, minegative lang natin, ginawa lang natin siyang negative fourth, nanggal natin yung i, pinilitan natin ng kunai desu. Ngayon, gagamit naman ako ng na-adjective. So, ang na-adjective na gagamitin ko is, ano ba yung mga vocabulary natin? Famous. Okay, famous na lang. Not famous. Clean, quiet. So, famous na lang. Okay, so, nihon wa yume. So, ang yume is kabilang sa na-adjective, kaya ang dulo natin dito ay ja arimasen. So, nihon wa yume ja arimasen. So, ito yung una nating pattern, yung subject wa adjective desu. Yan yung negative. Ngayon, ito naman yung pangalawang pattern natin. Ito naman ang negative form niya. Nihon. Okay, nihon wa oki oki kuni. Kuni. Di ba? Ang Japan is a country, no? Nihon wa oki kuni ja arimasen. So, ja arimasen ang ginamit natin kasi yung kuni ang ginawa nating negative, yung kuni. Kuni ja arimasen. No? Kuni ja arimasen. Oki kuni ja arimasen. Next, it's not a big country. Then, nihon wa yume. Okay, ang yume ay kabilang sa na-adjective. Kaya maglalagay tayo ng na. Tapos kuni. Ja arimasen. Nihon wa yume na kuni ja arimasen. Nihon wa yume na kuni ja arimasen. Okay, naintindihan, minasan? Naintindihan ba itong pinag-aralan natin? Sensei, example pa. Example pa, okay. So, nihon wa yoki kuni ja arimasen. Yumei na kuni ja arimasen. Okay, so dun tayo sa ja arimasen, ano? Okay, so si ano na lang. Hito tayo, hito. Sa person. Si Karina, no? Karina. Okay. Karina-san. Okay. So, si Karina-san. Si Karina-san. No? Karina-san wa. So, person siya, no? Person. So, ang gagamitin natin sa dulo is hito. Karina-san wa not kind, no? Not kind. Shinsetsu. So, ang shinsetsu is na adjective kaya maglalagay tayo ng na. Hito. No? Hito. Then, ja arimasen ang dulo. Karina-san wa shinsetsu na hito ja arimasen. She's not a kind person. Ngayon,
kung gawin, positive naman yan, shinsetsu na hito des. No? Kind person naman yun. Karina sangwa, shinsetsu na hito des. Kung hindi naman, karina sangwa, shinsetsu na hito, ja arimasen. So, na-adjective ang ginamit natin dito, kaya naglagay tayo ng na. So, i-adjective naman, i-adjective. So, gagamitin ko yung i, yung good person. No, karina sangwa, i hito des. Karina sangwa, i hito des. No? So, des, no? I hito des. Ngayon, kung ine-negative natin na to, karina sangwa, i hito ja arimasen. I hito ja arimasen. Minasang, ang kadalasang pagkakamali ng mga estudyante rito, no? Ginagawa nilang negative to. Ito ang ginagawa nilang negative. Itong shinsetsu janai hito. Ganun yung ginagawa nila. Shinsetsu ja arimasen, no? Janai hito. Ito naman is ginagawa nilang yokunai hito. So ito, hindi natin yung i-conjugate, hindi natin yung babaguin. Wala tayong babaguin dyan. So basta tatandaan lang natin dito, kapag na-adjective ang ginamit natin, na lang ang ilalagay natin. Kapag i-adjective, wala tayong tatanggalin, wala rin tayong idadagdag. Okay, karina sangwa shinsetsu na hito des. Hito ja arimasen. Miss Karina is not a kind, is not kind person. Or karina sangwa i hito ja arimasen. Or not good person. Okay, another example. So hito, kanina country, no? Country. So ngayon naman ay dobutsu. So dobutsu naman tayo, dobutsu. Animal, no? Dobutsu. Okay, animal. So yan yung gagawin natin, yan yung i-modify natin. Then, specific na name ng dobutsu, animal. Ano ba? Specific name na dobutsu. Kunwari yung lion. O, lion na lang, lion. Ayan, lion. Ano ba magagamit nating adjective dito? Big. Tapos na adjective ay wala yung magamit ma. Okay, lion. Lion wa i-adjective kawaii, no? Scary. Kawaii. No, kawaii dobutsu desu, no? Lion wa kawaii dobutsu desu. Ang lion ay nakakatakot na animal. No? Lion wa o rayon wa rayon. Okay, rayon. Rayon. No, rayon wa kawaii dobutsu desu, no? Kawaii dobutsu desu. Kung ine-negative naman natin yan, rayon wa kawaii dobutsu ja arimasen. Kawaii dobutsu ja arimasen. So, i-adjective ang ginamit natin dito. Wala akong maisip na adjective sa lion, ano? Ano ba yung mga pwede natin pang-describe sa lion? Big, kawaii, chuyoy, strength, malakas. Chuyoy kasi i-adjective din, no? So yun lang, no? So rayon wa kawaii dobutsu ja arimasen. Nakuha niyo ba, minasang? Sensei, question po. Nay. Paano po, sensei, kapag white beautiful dress? Dalawa po yung description ng noun po. Paano po yun? Okay. Advance na yan, no? Sa lesson 16 pa natin yan matatalakay yung ano na yan, yung
Okay po, sorry po, sensei. Sa ngayon, focus lang muna tayo dun sa dalawang ano natin. Topic, no? Dun sa pattern na yun. Kasi pag na-advance natin yan, baka mag-rumble-rumble, maghalo-halo, no? Okay. So ngayon, punta tayo dun sa question, sa tanungan. So, punta muna tayo dun sa confirmative question, yung sinasagot ng yes or no. So ito, Nihon wa kirei des, di ba? Kirei des. Japan is beautiful. So lagyan lang natin yan ng ka. Magiging question na siya. Nihon wa kirei des ka? Nihon wa kirei desu ka? So kung sasagutin natin yan, hi, kirei desu. Hi, kirei desu. Kung hindi naman, iye. So dito madalas magkamali ang mga estudyante ko, no? Kirei ja arimasen. Yung kirei ja arimasen, ginagawa lang kirei kunai desu, no? Kirei kunai desu. Kasi iniisip nila ang kirei ay kabilang sa i-adjective kasi nga i ang dulo niya. Kirei kunai desu ang ginagawa nila. So mali yun. So kirei ja arimasen. No? Nihon wa kirei desu ka? Hai, kirei desu. Iie, kirei ja arimasen. Another example. Sa ano naman tayo? I-adjective. I-adjective. Philippine wa atsui desu ka? Philippine wa atsui desu ka? Mainit bang Pilipinas? Hai. Atsui desu. Hai. Atsui desu. Kung hindi naman, iye. Atsukunai desu. Okay, so tinanggal natin yung i, pinalitan natin ng kunai. Iye. Atsukunai desu. Okay, so yan yung confirmative question ng i-adjective at na adjective. So, yun yung confirmative question, no? Punta tayo sa interrogative question. So, unahin natin yung dito yung unang pattern na pinag-aralan natin. Subject wa adjective des. So, ang pagtatanong ng confirmative question nito, ang gagamitin natin is yung do. Do, parang how or ano yung masasabi mo, how's your studying Japanese, no? How's your studying Japanese? Yung do yun, yung do. Studying Japanese in Nihongo is Nihongo no benkyo. No? Nihongo no benkyo. So, wa. So, yan yung subject natin, no? Studying Japanese language. So, Nihongo no benkyo wa do desu ka? Do desu ka? So, ibig sabihin ng do na yan, yung how's your, no? How's your studying Japanese language? Or anong masasabi mo sa pag-aaral mo ng Nihongo? No? Nihongo no benkyo wa do desu ka? Nihongo no benkyo wa muzukashii desu. No? Nihongo no benkyo wa muzukashii desu. Or difficult. Or pwede rin na Nihongo no benkyo wa omoshiroi desu. So, omoshiroi desu is interesting. Okay, minasan. My question is, Nihon wa do desu ka? Nihon wa do desu ka? Kaya bang sagutin? Nihon wa do desu ka? Pag sinabing do desu ka, yung ano yung masasabi mo sa Japan? So ikaw ang mag-iisip ng adjective, no? Isip ka ng adjective na pang-describe mo sa Japan. Nihon wa do desu ka? Paano nyo i-describe ang Japan? Brian Sang. Nihon wa do desu ka? Hi. Nihon wa
Nigayaka na kunides. Okay, very good, no? Nigayaka na kunides. Nigayaka na kunides. Tama yung pagkakakonstruct ng sentence ni Brian Sang, no? Tama yung pagkakakonstruct. Perfect. Nigayaka na kunides. Pero ang Japan ay hindi lively na country. No, hindi siya lively. Tahimik siyang bansa. So, Nihon wa Shizuka na kuni desu. Nihon wa Shizuka na kuni desu. By the way, kapag ang tanong is Nihon wa do desu ka, okay rin naman yung sagot na yun ano, no? Ni Brian Sang na Nihon wa Shizuka na kuni desu. Kasi ano yung masasabi mo nga sa Japan eh. Huh? So tama naman yun. Pero dito, nakafocus lang tayo sa do desu ka na. Magbigay ka lang ng adjective. So, do desu ka? Nihon wa do desu ka? Shizuka desu. O, ganun lang. No? Shizuka desu. Nihon wa do desu ka? Shizuka desu. Tahimik. Okay? So, ganun lang. Magbigay ka lang ng adjective. Nihon wa do desu ka? Shizuka desu. Okay, ano pa? Nihongo wa do desu ka? Nihongo wa do desu ka? Nihongo wa mushikashi? Hai, Nihongo wa mushikashi desu. Desu. Nihongo wa mushikashi desu. Filipino wa dou desu ka? Filipino wa dou desu ka? Cheryl-san? Filipino wa dou desu ka? Yakamashi desu. Na desu ka? Yakamashi desu. Yakamashi. Yakamashi desu. Ay, o. Yakamashi. Ah, urusai. So, quiet, no? Ah, urusai is noisy, no? Filipino wa urusai desu. No? Filipino wa urusai desu. Filipino wa desu ka? Filipino wa urusai desu. Noisy. Nice. Noisy. Okay, so yun ang do desu ka, pang tanong na interrogative question, no? Doon sa unang pattern. Yung pangalawang pattern naman natin, ang interrogative niyan is Nihon. So yung kung kanina ay do desu ka, ngayon naman, donna. No, donna, ibig sabihin what kind. No, donna, what kind. Or anong klaseng bansa. Kuni desu ka. Oh, ito na yung kanina yung sinagot ni Brian. Donna, ibig sabihin ng donna is what kind. Nihon wa donna kuni desu ka? Or anong klaseng bansa ang Japan? No? Nihon wa donna kuni desu ka? Nihon wa Shizuka na kuni desu. Nihon wa Shizuka na kuni desu. Tahimik na bansa. Or Nihon wa kirei na kuni desu. Beautiful country. Or Nihon wa ii kuni desu. Good country. Ii kuni desu. Okay, iba naman, no? Donna. Donna. Ba. Kunihito person, no? Isang person na kilala natin, pare-pareho. Bigyan nyo nga ako. O isang bagay na lahat tayo alam natin. Country. Tokoro. Okay. Tokoro na lang tayo, tokoro. Yan. Lugar, no? Pag sinabing tokoro is place. Okay. So, deska. Yung tanong ko, no? Deska. Yan. So, magbibigay ko ng isang lugar na alam nating lahat. So, Boracay na lang. Hindi pa naman ako nakakapunta ng Boracay, na? Yan. So, Boracay wa donna tokoro desu ka? Boracay wa
doon na tokoro desu ka? Or anong klaseng lugar ang Boracay? Anong klaseng lugar ang Boracay? Ibang klaseng lugar ang Boracay? Boracay wa doon na tokoro desu ka? Anong pwede natin isagot? Sensei? Hi, Brian san? Paano po ginagamit yung Totemo at Amari? Ah, okay. Kasunod na, kasunod. Pupunta na tayo dyan. Okay po. Okay. So, dito na, no? Sasagutin natin. Ano ba yung masasabi natin sa Boracay? O pwede natin sabihin na Yumei, famous. No? So, dahil Yumei is kabilang sa na-adjective, maglalagay tayo ng na. Yumei na tokoro desu. Boracay wa yumei na tokoro desu. Boracay wa yumei na tokoro desu. Okay, next. So, tapos na tayo sa interrogative question. Ano? So, alam na natin yung do, do desu ka, at yung don na, no, what kind. Then, ang don na, ang lagi kasunod niyan is noun sa dulo. No? Laging may kasunod na noun yan. Don na tokoro desu ka, don na hito desu ka, don na kuni desu ka. No? So, don na hana desu ka, flower, what kind of flower. Okay, so, ganun yung ginagamit ang don na. So, ngayon, yung tanong ni Brian Sang, paano ba gamitin ang totemo at amari? Okay. So, ang tanong ko is, nihon wa kirei desu ka? Okay, so kung wala, tinanong ko, no? Nihon wa kirei desu ka? Maganda ba ang Japan? Totemo. Positive, no? Positive yung sentence. Ang gagamitin natin yung totemo. Hi. Totemo. Ibig sabihin ng totemo, very beautiful, no? Very beautiful. Hi. Totemo kirei desu. Hi. Totemo kirei desu. Ang amari naman ay ginagamit natin sa negative sentence. Iye. Amari. Amari is not so. Sa Tagalog, hindi gaano. Hindi ganun kaganda, no? Amari kirei ja arimasen. No? Ang ja arimasen ay, ang amari ay laging negative, no? Ang dulo natin, no? Lagi siyang ginagamit sa negative form. Ang totemo naman laging ginagamit sa positive. Sa positive form. Totemo kirei desu. Totemo oki desu. Very big. Totemo chisai desu. Totemo chisai desu. Totemo ano pa? Shizuka desu, no? Totemo shizuka desu. So, ie amari kirei ja arimasen. Nihon wa kirei desu ka? Hai. Totemo kirei desu. Very very beautiful, no? Ie amari kirei ja arimasen. Amari is not so. Not so. O, pwede niyo lang din yung gamitin pag magde-describe kayo. Boracay wa amari kirei ja arimasen. Boracay wa amari kirei ja arimasen. Hindi siya ganun kaganda ang Boracay. Sentence lang naman yun, ha? Si lang yung sample lang yun. Kung gusto nyo lang sabihin na very beautiful ang Boracay, Boracay wa totemo kirei desu. Boracay wa totemo kirei desu. Kaya meron kayong isang friend, no? Na very kind. Tomodachi wa totemo shinsetsu desu. Tomodachi wa totemo shinsetsu desu. Very kind. Okay. Then, amari or not good. Kunwari, hindi masyadong maganda yung nabili niyong ballpen or nabili niyong bag or nabili niyong gamit, no? Hindi masyadong maganda. Amari yokunai desu. Yung i, anong negative yung i? Yokunai. Tato iba. Kunwari itong ballpen ano? Kono burupen wa amari yokunai desu, no? Kono burupen wa amari yokunai desu. This ballpen is not so good, no? Kono burupen wa amari yokunai desu. Ano pa?
Sensei, pwede ba yung tabe mo noa? Oishi desu ka? Oishi desu ka? Tabe mo noa? Ang tabe mo noa kasi tumutukoy sa lahat ng pagkain, di ba? So magbigay tayo ng specific na name ng pagkain. Ah, kunyari ano, tempura wa? Tempura wa? Tempura wa? Oishi desu ka? So, tempura wa oishi desu? Hai, totemo oishi desu. Very good. Hai, totemo oishi desu. Tempura wa totemo oishi desu. Tempura wa totemo oishi desu. Very delicious. Kung hindi naman, iye amari, ano, amari oishi kunai desu. No? Amari oishi kunai desu. Tandaan natin, ang oishi is i-adjective kaya kunai ang negative. Amari oishi kunai desu. Tempura wa oishi desu ka? Iye amari oishi kunai desu. Ano pa? Apple. Apple no keitai wa, no? Yung apple na cellphone. Apple no keitai wa takai desu ka? Expensive ba? Iye amari takakunai desu. No? Iye amari takakunai desu. Example lang yan, ha? So, Apple no keitai wa takai desu ka? Iye amari takakunai desu. So, not so. Pero kung very naman, no? Totemo, no? Napakamahal. Apple no keitai wa totemo takai desu. Totemo takai desu. Very expensive. Sensei? Hi. Question lang po. Yung sa food, pwedeng kono tabemono? Kono tabemono wa oishi desu ka? So, tama. Pwede. Kono tabemono wa oishi desu ka? Kono tabemono wa oishi desu ka? Pero kung alam niyo yung name ng food na tinuturo nyo, yun na lang ang gamitin nyo kasi ang tabi mo, no, malawak eh. No? Tumutukoy sa lahat ng pagkain eh. So kung alam nyo naman yung pagkain na tinuturo nyo, for example, tinapay o kono pan wa uishi desu ka? Or kono barbecue wa uishi desu ka? Or kono keki wa do desu ka? Eh, kono keki wa do desu ka? So, ano masasabi mo sa cake na to? Totemo amai desu. Very sweet, no? Amai is sweet. Totemo amai desu. Kono keki wa totemo amai desu. Kaya, kono pan wa dou desu ka? Kono pan wa dou desu ka? Or masasabi mo sa tinapay na to? Totemo chisai desu. Totemo chisai desu. Very small. Okay na ba tayo sa totemo? And tawag nito, totemo and amari. Okay, so next na pag-aaralan natin. So meron pa tayo isang topic. Yung societe. Oh, ito yung tanong mo, ano, Criselle Sang kanina. Ano yun? Yung dalawang adjective? White beautiful dress. White beautiful dress. Ah, sa lesson 16 nga yan. White beautiful dress. Okay, sa lesson 16 yan. So, yung sinasabi natin na to, ito no. Halimbawa, kasi, kunwari, ang tanong, di ba? Nihon wa do desu ka? Yan. Eh, hindi naman lagi isang adjective lang ang sasabihin natin dyan sa Japan. No? Hindi naman laging puro kirei desu. No? So, minsan gagamit tayo ng dalawang adjective, no? So, ito yung gagamitin natin. So, nihon wa do desu ka? So, gagamit tayo ng dalawang adjective. Kirei desu, no? Kirei desu. Nihon wa do desu ka? Kirei desu. Yung and, soshite yun. And, so, tandaan natin na dalawang sentence yan, no? May period yan dito. So, ano bang tawag dito? Conjunction ba yun? Pag mga ganito, yung and, tapos but, yung mga nauna after ng period, yung but, no? Hindi ko alam tawag sa English eh, conjunction ba yun? Basta alam nyo na yun, ano? So, societe and, no? And, oh, ano ba? Ides, no? Ides. So, dalawang adjective ang ginamit natin. Nihon wa dou desu ka? Kirei desu. Soshite ii desu. Beautiful and good, no?
Mihon wa do desu ka? Kirei desu. Soshite ii desu. Okay? Ano pa? Kunwari, no, tomodachi wa tomodachi wa do desu ka? Tomodachi wa do desu ka? Ano masasabi mo sa friend mo? Shinsetsu desu. Kind. Shinsetsu desu. Soshite, and sa bigla kang meron na isip, no? Sinabi mo, mabait. Tapos bigla pang meron na isip na adjective, o another na adjective. Shinsetsu desu. Soshite, handsome desu, no? Handsome desu. So yung friend mo is kind and handsome. Tomodachi wa dou desu ka? Shinsetsu desu. Soshite, handsome desu. Okay, so dalawang adjective. Okay. Yung isa naman, yung ga, no? Ga. Ibig sabihin nung ga is but. Nihongo wa do desu ka? Yan. Nihongo wa do desu ka? Okay, anong masasabi mo sa Nihongo? By the way, itong tanong na to, no, madalas itong tinatanong ng Japanese, lalo sa mga estudyante. Nihongo wa do desu ka? Ngayon, ang sinasabi namin sa students, ito yung isagot ninyo, no? Huwag kayong mag-stop dun sa muzukashii desu. Kasi pag sinabi muzukashii desu, medyo parang ang isipin ng Japanese, nakatuon kayo dun sa mahirap. Or ibig sabihin, nag-ano na kayo dun sa ang term doon. Correct. Na-step up na sa difficult. Okay. Kaya nag-step up na kayo sa difficult. Yun na lang kayo. Yun na lang yung tinignan ninyo. Mahirap ang Nihongo. Yun na lang ang tinignan ninyo. Positive muna, sensei. Dapat positive. Hindi. Unahin natin yung negative. Unahin muna natin yung negative na sasabihin natin. Tapos sa dulo yung positive. Kasi yung positive sa dulo, yun na magbibigay ng impact na yun ang tinitignan niya, yung positive. Kasi pag inuna mo yung positive, tapos hinuli mo yung negative, ang ano na isipin ng Japanese, doon ka naman nakafocus doon sa negative. No? For example. Sensei, kunyari, sasabihin, Nihongo wa muzukashii desu. Ga omoshiroi. Ga omoshiroi. Omoshiroi desu, no? So ito yung sasabihin, no? Muzukashii desu. Ga, yung ga, but yan. Isang sentence lang lahat yan, no? Isang sentence yan, magkakadugtong yan. Muzukashii desu ga, omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Yan. So, Nihongo wa dou desu ka? Pag tinanong ka ng Japanese, no? Nihongo wa dou desu ka? Muzukashii desu ga, omoshiroi desu. So, kung mapapansin nyo, inuna natin sabihin yung negative, yung mahirap. No? Then, sa dulo, yung positive, yung pangbawi natin. Pero interesting. Yeah? Hi. Sensei, is it always like that? Negative muna bago positive? Or hindi, or for that particular situation lang? Or is it's better na ganyan na lang? Unahin na lang yung negative and then positive at the end? Mas maganda na negative yung unahin natin, no? And positive yung sa dulo natin. No? Mas maganda na ito na lang yung i-practice natin. Pero pwede rin naman natin pagbalik na rin, no? Kung hindi naman sa tingin nyo masyadong sensitive yung kausap natin, no? So this. Pero kung medyo nag-alinlangan tayo, hindi natin kilala yung tao, no? So much better na ganito na lang yung format na sabihin natin negative, tapos positive yung dulo. Okay. Muzukashii desu. So this. So, Nihongo wa dou desu ka? Muzukashii desu ga omoshiroi desu. Okay, ano pa example? Pwede niyo ba akong bigyan? Tulungan mag-isip ng example? Baka meron kayo dyan naiisip na example. Sensei, question lang po. Hmm. Yung Brian. Yung sa soshite po, kailangan okay. Ba ano, dalawa? Yung subject mo, iisa lang o pwedeng dalawa? Halimbawa po, Nihongo and Nihon. Pwede po ba yun? Nihongo and Nihon. Ano mo sasabihin sa Nihongo at sa Japan? For example, sir,
sensei is Nihongo wa Musukashi desu. Soshite Nihon wa Kirei desu. Pwede po ba ganun? Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Nihongo wa Musukashi desu. Soshite. Tama naman, no? Tama naman. Kaya lang di ko alam kung kailan natin yan or anong situation yan magagamit yung sentence na yan. Pero yung sentence, tama. Nihongo wa Musukashi desu. Soshite Nihon wa Kirei desu. Tama yun, no? Kaya lang kung sa anong situation, di ko lang alam kung saan anong situation magagamit yung ano yun. Okay, pause and say. Pero pwede po siyang dalawang subject. Hmm, pwede yun. Pwede yung dalawang subject. Pwede yung ganun. Okay po. Thank you, Sensei. Arigato. Meron pa? Halimbawa, sa Nikki, no, sa diary nyo, gagawa kayo ng mga diary. Yung soshite, n. Basta pang-connect ng mga sentences yan. Yung n. No? Pang-connect ng sentences. Halimbawa, kino... ano ba? Kino... Senpaku shimasu pa. No? Naglaba ako kahapon. So, shite. And, di ba? So, shite. Pang-connect ng sentence. So, shite. Egao mimashita. Naglaba ako at nanood ng movie. No? Kino senpaku shimasu pa. Naglaba. So, shite. And, egao mimashita. Okay? Nanood ng movie. So, hindi lang siya sa adjective ginagamit yung soshite. Maging sa mga verb, ginagamit din yan. Okay, so ang soshite, kailangan pag sinabing soshite, end yan, diba? End. No? So, dapat parehong positive, parehong negative yung gagamitin natin. No? Halimbawa, Japan is nauna mo na nga sabi yung kanyari, Pilipinas, no? Urusay. Una mo nang sabi yung medyo negative ang dating kasi, di ba? Pag sinabing urusay. O, Philippine wa urusay desu. Urusay desu. So, kailangan yung susunod mong soshite, no? Yung susunod mong sentence, soshite, gumamit ka ng soshite, dapat negative din. End. Kasi nga, no? Pang-connection ng dalawang sentences. So, soshite, pag ginabasta ko soshite, ha? Kailangan ganyan. Parehong negative, parehong positive. So, ginamit mo na yung urusay kanina. Philippine wa do desu ka? Philippine wa urusai desu. So, shite kitanai desu. Kitanai is dirty. No? Kitanai. Oh. Example lang naman yan, ha? So, ano lang yan. Ngayon, kung parehong positive naman, no? Parehong positive, Philippine wa do desu ka? By the way, no? Pagkausap natin ng mga Japanese, huwag tayo magsabi ng negative about sa Philippines. Always tayo positive. So, dito, mga ano lang yan, mga sample sentences. Pero, pagkausap natin ng Japanese, laging maganda yung sasabihin natin sa Pilipinas. Kung mapapansin niyo ang Japan, pag tinatanong mo ang mga Japanese tungkol sa Japan, laging maganda ang sasabihin nila. Huwag kang magsasabi ng negative tungkol sa Japan, no? Kasi ikaw yung masisira sa kanila. Okay? Kaya pag tinanong ka rin nila kung ano yung masasabi mo sa Pilipinas, ganun din. Sabihin din natin yung mga maganda. Kasi meron akong experience na yung friend ko sa Japan, niyayaya ko dito sa Pilipinas, no? Ayaw pumunta. Kasi yung naunang Pilipino na nakasama niya, ang sinasabi lagi sa Pilipinas is dangerous, no? Hindi maganda. So puro negative. Ayun ang tumatak sa kanya. Kahit kang yaya ko sa kanya dito sa Pilipinas, ayaw pumunta. Okay. So yun yung magiging ano noon, no? Tayo yung masisira. So ngayon, kung positive naman, Philippine wa do desu ka? Philippine wa do desu ka? Ano yung masasabi natin sa Pilipinas? Philippine wa kirei desu, no? Kirei desu. Soshite, so maganda. Soshite, ano pa? Ano pa ba ang adjective natin na pwedeng gamitin? Kirei desu. Soshite ii desu. Oh, yung good na lang, no? Soshite ii desu. Okay. Philippine wa kirei desu. Soshite ii desu. Yung ga naman, yung kanina, yun yung negative-positive. No? Pwede yan. So, pag sinabi mo yung una yung negative, positive naman yung dulo. Ga ang gagamitin natin. So, kono, tabi mo, no, wado desu ka? Kono pan, wado desu ka? Halimbawa, this pan, no? Kono pan.
Wa. Do desu ka? So medyo mahaba talaga itong topic ng ano no, lesson 8 adjective. So, talagang naano natin yung dalawang oras. So kono pan wa do desu ka? Kono pan wa do desu ka? So ano masasabi mo sa pan na to? O yung unang mong gusto mong sabihin is hindi siya masarap, no? Oishi kunai. Hindi siya masarap. Oishi oishi kunai desu. Hindi masarap. Pero yasui desu. Hindi siya masarap pero mura. No? Hindi siya masarap pero mura. Oishi kunai desu. Ga oishi kunai desu ga yasui desu. No? Pero mura. So, yung nakita mong maganda, yung mura siya. Ngayon naman, same question. Kono pan wa do desu ka? Yun pa rin yung question. Takai. Takai is, hindi na, lahat tayo ayaw natin ng expensive, di ba? Lahat naman tayo ayaw natin ng expensive. So, medyo negative ang dating sa atin kapag expensive yung isang bagay. So, kono pan wa do desu ka? So, takai desu ga? So, expensive siya, pero oishii desu. No. Oishii desu. Sensei question, pa, same ba yan sa demo? Did you na-mention mo ba yung demo? Di ba demo is but? Pareho siya sa demo. Ngayon, itong ga, but yan, di ba? Tapos yung demo, but din yun, pareho. Ngayon, ito yung pinagkaiba nila. Sabi ko kanina, ang ga, but yan, ay isang sentence lang yan. Takai desu ga, oishii desu. Lahat yan, sa isang sentence lang siya. Pero yung demo, tanggalin natin yung ga. No? Tanggalin natin yung ga. Takai desu, period. Then gagamit tayo ng demo. Same siya sa soshite, dalawang sentence. Hi, demo. Hi. So desu. So, yun yung difference ni ga at ni demo. Si ga, nasa isang sentence lang. Pinagsama natin yung takai desu ga, tapos yung oishii sa isang sentence. Ito naman demo, dalawang sentence. Takai desu. Demo, oishii desu. Okay? So, kahit alin lang dyan gamitin nyo, wala namang problema. Okay, may question dito sa lesson 8? Naintindihan naman? Okay, sige, tingnan natin yung activity. Ano? Check ko lang kung baka meron pa ako nakalimutan. So, punta natin yung adjective. Nagagawa niyo ba yung adjective? Ay, sorry, sorry. Yung ano yung activity natin dito? Sinusubukan niyo bang sagutan? Ito, temo amari do donna esga dore. O, yung dore naman is which one, no? Mirasang no kasawa dore deska. Ayan, dore. Ang dore, no, halimbawa, no, ang dore is pipili ka, no, pipili. May kang pinagpipilian. Marami siya. Pare-parehong bagay. Okay? Ito. Puro ballpen siya. No? Puro ballpen. Then, ito tanong ko, alin dito yung ballpen mo? Alin dito yung ballpen mo? Sa tatlong ito, no, alin dito ang ballpen mo? Okay? So, ibig sabihin, marami siyang, ano, maraming bagay. No, lahat, pare-pareho, puro ballpen. Tapos, itatanong mo, alin dyan ballpen mo? Anata no burupen wa dore desu ka? Anata no burupen wa dore desu ka? O, alin dito yung ballpen mo? Okay, another example. So, dito sa example, diba? So, siguro meron dyan lahat. Meron dyan mga payong, no? Magkakasama yung mga payong. Then, yung kukunin niya yung payong, yung mirasang, hindi niya alam kasi nga, dahil payong eh. So, tanong niya, mirasang no kasawa, dore desu ka? Mirasang no kasawa, dore desu ka? Ibig sabihin, dore is which one? No? So, which is Mr. Miller's umbrella? So, pwede mo sabihin na, ano aoi kasa desu? Ano aoi kasa desu? Or that blue one, no? That blue one. Ano aoi kasa desu? So, describe mo, nilagyan mo ng adjective. Ano, kasi pag sinabi mo ano kasa desu or that umbrella, pero pag nilagyan mo ng description ano aoi kasa desu, mas madali siyang maintindihan, no, kausap mo or that blue one, no, nilagyan mo, describe mo, or kaya
long, yung mahabang payong, tapos yung noun, no? Ano, Nagay Casades. O rin dyan si, ano, o rin dyan si Mr. Miller. Ano, handsome mo na ito des, no? Ano, handsome mo na ito des, yung tao yun na handsome mo, no? Ano, handsome na ito des. Ano pa? Alin dyan si, kunwari, alin dito yung ano, alin dito yung sapatos mo, no? Alin dito yung sapatos mo? Ayun, yung maliit na sapatos, no? Ano, chisai kutsu des, no? Ano, chisai kutsu des. Okay? So, doon natin magagamit yung adjective, tapos yung noun, no? Minomodify natin. Okay, check natin yung ating activity. Ay, sensei, question lang po. Sensei, question po. Ano lang po, lagi ko lang po naririnig sa tita ko. Ano po yung sa, yung so desne? Na, so desne. Ano ba i-explain yun? So desne. Parang umaagri ka. Parang umaagri ka. Ah, okay. Ganun. So desne. Parang, ah, okay. No, ano ba? Nihongo wa muzukashii desu. Halimbawa, nagkwento siya, no? Sinabi niya, Nihongo wa muzukashii desu. So desu ne. So desu ne. Para ka lang umagree sa kanya. So desu ne. Para ka lang umaagree. By the way, tingnan natin. Meron siya dito yung ano, diba? Definition. So desu ne. Sa akin, ano, yung parang nag-a-agree. Uma-agree ka dun sa sinasabi niya. Halimbawa, ano, separate Nihon siya. No. Ha? It's like separate siya sa sentence para bang sariling word lang po siya. Hindi po siya ginagamit na pangdugtong po. Hindi. Hindi siya ginagamit pangdugtong. Mga expression lang siya. Expression. So desu ne. Mga expression, so desu ne. So desu ka. So desu ka naman. Ano ba yung so desu ka? Parang, is that so? Is that so? So desu ka. Is that so? Pwede rin yung, ah, talaga ba? Ganun, no? So desu ka. Ah, talaga ba? So desu ka? Okay, yung so desu ka yun. O kaya, ano pa, yung so desu ne, mga, basta mga expression yun eh. So desu ka, so desu ne. Basta ang pagkakaintindi ko doon sa sodes ni nag-agree, ma-agree ka, no? Doon sa sinasabi niya. Parang ano, say, parang sensei na parang aso ka. Aso ka. Yung sodes kayo, sodes ka. Ano lang siya? Informal. Aso ka. Ah, okay. Parang bigla mong naintindihan, no? Sodes ka. Yung parang bigla kang naliwanagan doon sa sinabi niya. Sodes ka. Okay. Okay. Okay pala. Parang mga ganun. So desu ka. Tapos yung so desu ni naman, umaagree ka lang doon sa sinasabi niya. No, alam, sinabi niya na shigoto wa tahin desu ne. Shigoto wa tahin desu ne. Mahirap ng trabaho, no? So desu ne. So desu ne. Okay. So ganun lang siya. Parang ganun lang. So desu ne. No? Yung so desu ka naman, nagbigay siya ng information, no? Kuno tatay ba ni? Kono ballpen wa suteki desu yo? Kono ballpen wa suteki desu yo? So this ballpen is nice. So desu ka? So desu ka? So yun naman yung gagamitin mo rin. So desu ka? Okay, so mga expression na kailangan din natin ma-practice ano yung so desu ka? So desu ne? Sui desu ne? So desu ne? Okay. Tapos yung mga eto, ano? Eto, yung eto naman, nag-iisip ka ron. Ha? Eto, ano, ayan. Ano, ayan. So, tinatanong ka ng Japanese, no? Lagi namin sinasabi sa mga students, huwag kayong basta tahimik na nag-iisip ka lang. Kailangan kahit papano meron kang sinasabi, no? Para malaman ng Japanese na nag-iisip ka na. Ano, eto, oh, di ba? O ganun.
So habang sinasabi mo yung ano, eto, nag-iisip ka doon sa tanong sa'yo. Ano ba? Nihongo wa do desu ka? Tinanong ko ng Japanese. Nihongo wa do desu ka? Ano, eto, nihongo wa musukashi desu ga, umoshiroi desu. Ayan, ano, eto. Okay? So yung mga ano lang, yung mga expression. Punta natin yung adjective, ay yung ano, activity natin. So sa iyo, Jun, tayo. Check lang natin. Yan. Lesson 8. So, ito, minasang, no, yung una, number one, opposite word. Susulat nyo lang yung opposite word niya. Halimbawa, atsui. Ano yung opposite word ng atsui? No? Atsui is samui. O kaya, tsumetai, pwede rin. So, example niya, oki. No? Oki tsukue. So, big table. So, isusulat mo lang yung chisai tsukue. Chisai tsukue. So, ito naman, kore wa kaban desu. So, lalagyan mo lang, di ba, kore wa kaban desu. Lalagyan mo lang, yung benri, isisingit mo lang doon sa gitna. Ilalagyan mo lang sa unahan ng kaban. Yung kaban, no, yung kaban, yung noun sa dulo, yung noun sa dulo, lalagyan mo lang ng adjective. Lalagyan mo lang siya ng adjective. So, adjective noun, no, magiging adjective noun. So, di ba, kore wa benri na kaban desu. This bag is this is a convenient bag. No? Benri is convenient. Wato sang wa sensei desu. So, wato ay isang sensei. So, anong klaseng sensei siya? Wato sang wa shinsetsu na sensei desu. Okay, shinsetsu na sensei desu. Okay, so gawin nyo yung 2, 3, 4, 5, 6. Then number 3, ito naman mga tanungan lang. Hi, no, iye. Okay, confirmative question. Nihongo wa musukashi desu ka? Hi. So, totemo musukashi desu. Very difficult. Iye, amari musukashi kunai desu. So, amari negative, no? Amari musukashi kunai desu. Okay, number one na question. Nihongo no, Nihon no chikatetsu wa benri desu ka? Convenient ba yung subway ng Japan? Hai, totemo. Ibig sabihin, very positive, no? Hai, totemo benri desu. Okay, ganun lang siya. Pag amari, negative yan. Sumagot ng iye, no? Amari. Next, number four. Kaisha no ryo wa. So, ryo is apartment. No, ryo, apartment. Paano ba to? Furui tapos kirei. Pagsasamahin mo lang. So, pwede ka rito gumamit ng soshite and ga. So, ikaw na mag-iisip, no? Ano ba yung gagamitin mo? Yung soshite or yung ga? Kaya dalawa yung example niya. So, yung sa one, ang ginamit niya, ga. Kasi, bakit ga? Kasi, yung isa, negative. Yung una niyang sinabi, negative, furui, pero maganda. So, di ba? Yung pag sinabi mong luma, medyo negative ang dating. Pero biglang sa dulo, binawi mo, luma, pero maganda. Kirei desu ga soshite. Kirei desu. Yung sa number two naman, parehong maganda yung sinabi niya. No? Parehong maganda. Maganda siya at mabait pa. Si Karina ay maganda na, mabait pa. No? Karina sama, kirei desu soshite shinsetsu desu. So, pili ka. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gawin yung sentence na yan. Then, pili ka na yung gagamitin mo. Soshite or ga. Okay, number 5. So, ito naman yung mga interrogative questions. So, nandito sa box, pili ka lang. Ano yung gagamitin mo? Do, donna, dore, nan, nani, doko. So, magandang practice to para mahasa yung paggamit natin ng interrogative. Okay? So, sabi ko sa inyo, lagi nyo lang tignan yung dulo. Andun yung clue. Doon tayo makakakuha ng clue sa sagot natin. Number 6. So, mga personal question lang, sagutin nyo lang. So, I suggest na gawin nyo to, itong activity na to. No? Ito ay malaking tulong sa atin. Okay. So, minasang, may question pa ba? Dun sa ating activity sa lesson 8. May tanong pa?
Arimasen? Okay, sige. So, kung wala na, kyo wa osukaru sama deshita. Mata asatte. See you on Wednesday. Mata asatte. Arasama deshita.